Okay, mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, mayong gabi, as the case may be, magagad lang sa takna o gabit nga makita o mabati kini atong Tapok-Tapok Media Forum kay everything is recorded pinagi sa kaimanan sa internet, social media kay makita kita locally, nationally, and globally. O karong higayuna sa atong Tapok-Tapok Media Forum kay ipasyugdahan sa Cebu Chapter sa Publishers Association of the Philippines Incorporated PAPI niya tamanugan sa Cebu Business Hotel. O karon kayo na ang atong dinapit, actually dumani sila ang usa kami pa, baniya na ang usa kanila, siya mga chairman sa PDP-Laban Cebu Region 7. PDP-Laban Region 7, it means Cebu, Bohol, Negros, Oriental, Sikihor. Kaya mag-hiskot kita o latest development may tungkol sa well-understanding rate politika o uban pa mga issues nga amin na tumasayran o ipapit sa katawan. Ang atong panelist karong higayuna, chairman sa, regional chairman sa PDP-Laban, si Atty Noel Felongco. Ato pa. O niya, Atty, ako ipaila nimo ang akong mga kauban sa PAPI o sa media. Siya mao ang regional chairman sa PAPI. So meaning Cebu, Bohol, Negros, Oriental, Visayas. O siya usap mao ang publisher sa Mabuhay Magazine. Nagdumala ug tulong sa CCTN direct line matag weekend. Sabado Domingo na makita. Si Andy Manatan. Ang vice presidente sa PAPI Cebu, editor-in-chief of Mabuhay Magazine, M. Espina. Tayo na ito kauban sa PAPI, o niya magtutundo usap sa CBU, si Dr. Julieto Rocco. Tayo na ito kauban sa media, broadcaster ni siya, doon ay tulungan noon once a week, yeah, sa DYRC, alas 10. DYRC, alas 10 sa punta, ngantos, alas 12 sa Udo, sa Pagkakas Sabado. James Galiarde, konsihal sa Suburan. Angay nga palikod, pagkakas siya. From DY, from the Freeman, Craig Rubio. Okay. The youngest photojournalist in the country. Inyong mga lolo o mga lola. From Love Radio, alay na itong kawan, si Papa Ray Gonza. Papa Ray, Gilbert Gonza. Alay na itong kawan sa broadcaster niya po, Engineer Ed Batigin. Niya direct ikan sa Freeman si Wenceslas. Tayo na itong kauban sa PAPI. Niya dito na pita ito sa Kaplin. Capitol Beat reported siya ban mo-do-ausap na ito din Marta Goibis. From DYRF Radio Ronda, si Nonoy Parkon. Radio Puersa. Nonoy Parkon. Garbo sa Karkar. O niya, ang atong social media expert. Niya, mao'y nagpakatap ni atong forum aron makita sa ubang bahin sa kalibutan, si Sunny Gabiana. Okay, ato na niya, nining ngayon na ato ng paminaon, alas yung pasyonang pamahayag, ang regional chair sa PDP-Laban, si Malalaban Noel Felongco. Dagang salamat sa ubang Sam. Kini si Sir Sam, idol na ko rin sa tanang iyang mga pipungsulat o iyang mga radio program na pamati yun ko o gagawasa. No? Salamat. O sa inyong tanan, pamilya, si Sir Loloy, tugay-tugay naman yun di magkaila. Si Greg, kaila lang may sa prima, naka-istorya may sa telepon, pero karon pag yun may nagkakita, personal. Si Brad, James, so kami namin magkita. So, once again, good morning. Thank you for inviting me. And I hope I can be of service to all of you. And my participation today will be a very enriching experience for me as well as for you. No? But before that, sir, I'd like to say that my presence here
is not actually, let's say, I'm not authorized officially by PDP-Laban and by the camp of Mayor Duterte to appear before you. In other words, my statements here might not be binding on the political party which I represent or as which I belong, and much more to the camp of Mayor Duterte. So what will be expressed during this forum will be my own and personal views or opinions. Okay, so I hope that will be very clear here. And it's up to you as journalists, as broadcasters, and writers to be able to sort out things which might be newsworthy for the public consumption. Okay, so dagan salamat. Oh, I am now open for questions. Okay. Sige. Okay, so naklaro to. I anyway na I usa ka microphone din ha, isa tong tanahan mo tan, please grab the mic and present your question. Isa una, Sir Greg. Sir Greg Romeo. Attorney, karon na jud tingali na sa newspaper ang poll decision survey sa Metro Manila na nag-number 1 si Ligit po. Niyo Duterte, no? Metro Manila, nada? As kini regional chairman sa PDP-Laban, wapa may survey ko noong din sa Cebu na official sa sa may muasuma sa mga pagsuri-suri sa Rio sa mga pagsuri-suri sa mga tao for Duterte. Kanang ikaw, before ang among tanaw is dinay si Mayor Duterte sa Metro Manila. In fact, survey shows na dinay gyud siya dito. However, nahibong bitawin nganong even without declaring his intention to run for presidency, the Metro Manilan people, grabe ang support, no? I think the survey was done November 9, diba? Something, November 9 or 11. 11 and 12. Oh. So, kaya wa pa man na nag-declare, diba? Si Mayor Duterte. So, it only shows na grabe ang claymore sa katawhan na pataganong yun si Mayor Duterte. Ang movement nga mag-ingan niyo kay Mayor Duterte nga mo dagan o mo lansar, nag-ikan yun o Mindanao. No? It was started by only 4 barangay captains of Davao City. And then, murag kung sa social media pa, nahimo ni viral na apektuhan ang among organizer, virus. Virus. Virus na dili makamatay, pero virus na makapahatag o inspirasyon, kinabuhi, o kanang panikamot na ma-upcapot yun ang atong damgo nga Better Philippines. Kaya ba? So, na-akdan ang Mindanao kay ang Visayas, kay ang Mindanao o ang Visayas, mga parang mga sa Iksuon o Gambal, no? Na ang umbilical cord, pareho. So, natakdan. So, nagsugod yun sa Mindanao, then sunod ang Visayas, and then, karon sa Metro Manila. So kung gusto ganyan sa Metro Manila na, much more sa Mindanao o sa Visayas, labi na sa Cebu. So sa among pagsuloy-suloy, even before katong nag-asulti pag si Mayor Duterte nga din yung sumudagan, pagsuloy na mo during the National Caravan dari sa Cebu City, grabe ang reaction sa tao, no? Kanang among bowlers bitaw iagawan sa tao kung mahibaw nila nga bowler di ana ni Mayor Duterte. Nako experience nga dito sa may Buloon, usa ka tigulang nga nahatlok kay akong gitagaan og bowler, tapos inunya gani kong pagit sir, ay different sir, ay kay din sana na kay Mayor Duterte. Kada Mayor Duterte, oh sige sir, dili lang ko sa sir kay
20 ang akong taon kay ang akong mga anak o akong mga apo makatuterte. Grabe ba, no? Makita rin mo nga, igukod ang susasang yun, makita rin mo kung isgutan si Mayor Duterte. Bugdong nga nito nga sakyanan para makakuha lang o bowlers. So, dire sa Cebu. Akong feedback po dito sa Bacolod, maupot, sa Nite. Much more itong nakaabot namin sa Davao na imagine 3,000 plus vehicles na caravan sa sunod sa Davao City. It caused tremendous traffic, horrendous yun, kung pwede na ito, no? Pero wala'y nagreklamo ang mga taga-Davao City because caravan to para kay Mayor Duterte. So there is a Cebu, sir, kusok, wala pa tayo official survey, but if you ask taxi drivers and mga vendors, usa lang yun ang ilang pangalan na isulti na to, si Mayor Duterte. Karon nga nagdaga na si Mayor Duterte, ang akong cellphone, mag-plug up na, kay dagan kayo mag-volunteers. No? Usahay nito, gusto na ako matulog, mga alas 12, naapay mo tawag kayo magpa-volunteer, mag-register, pa-volunteer ko. No? So, kana ba? It's a phenomenon, no? Dari sa Pilipinas karon na usaka kandidato na walay kwarta pero bukton sa tao para mag-volunteer. So sir, I hope I answered your question. Let me acknowledge Noel Villarino of Cebu Korean News. Anya ni ansap si John Reyes na ato kauban sa PAPI. Ato nga tayo ngayon pagkakautana si Atty Manata. May gabi, bro. Ah, may gabi, buntak na dyan. At buntak ko yun ba? In a way, atong nga ginadlaw, monitor ko sa ABCD, kaging DYAB, Daily Radio. Muling lang sila online, survey. 15 minutes. So, sa 15 minutes niya, abot ako 85 ka online so one survey. And then, pag town, si Duterte, 44, kang Rojas 38, kang Binay 2, kang Crispo 1. O niya, katong sa 44, naghaning mo na ito nga, Rojas o kami. Pero di tayo mo Duterte, Duterte na may, katong 44. Huwag iningon nga, Pinay ang tabi o Gris po ang tabi. Rojas to, kadaghanan niya, nintako ni Duterte. At itong Domingo, na si Tira Sotsos na may diway ang Rita Pilaran, ikandag sa ko, take sorbing sa mga listeners na ko sa Visayas Mindanao, na nagkaliwari, mga katulog na sa Pukinto, nagkandiyo, kagigin, o tipo, oriental, occidental, Misamis, o part of the Sabonga, del Norte, del Sur, niya entire buhon ang Cebu kundin yung rosolintang pagpuntang o sa Masmati, Liti. At niya po ito ako si Tinta Gitsako. Abi mo bilang ka doon kasi si Quinta. Oo. So, seven. Parang hanggang 60%. Oo. Hanggang Rojas, cheese. Hanggang Pinay, dos. Hanggang Crispo, otso. Si Tinta yun. So, in other words, na kanang sumbiha magpagayon hangtod sa Mayo, sa sunod ko tanaw na ko, Bisaya na itong sidente nga taga-Davao nga the first in history, or the first in history, nga ang itong sidente, matawag ni mo, ni Dawano, matawag ko si Guano. Kaya natural, kailan mo ko ni Duterte, kaya yang amahan ikso ni nang ati Durano. Kaya natin, di ba? Then, ang kwasan, ang magpali nga inahan, ikso po siya papa. So, nakita na ito nga, o siya ay mapili, siya ay daghang mga angkot Mindanao kay natural. Dugay mo siya dito na ikatuha, dugay po siya mayor sa Davao City. More than 20 years, no? So, tanaw ni mo, di na ka di mo usap ni Sulbiha? Ma
ayaw nga question kaila, no? Ang ako lang kaming sa karon, personal opinion ako, deep yun ang mga pusat. Tingali, matudangan pa na rin, sir. No? Kay, remember, sa karon yun is kulang sa makinarya o kondo si Mayor Duterte. Ang PDP-Laban, mauni ang usaka political party na pupulay kayo. Walay kondo. Walay kwarta. So, kita ganyan nato na lisod kayo ang usaka political exercise kung walay kondo. No? Pero nakita nato karon nga ang tao magyot ang pupus. Diba? We conducted the November 22 na TBT or event diha sa UP. Kan ko tong activity, wala ko'y pundo. Ha? Walay pundo ang originator nito, mga original thinkers and workers na nangyay mo ito, ang mga youth. Tapos kanang youth, hitapok lang na because of the social media. Twitter, Facebook, and other applications. No? So, nagtampo-tampo ang mga concerned citizens nila sa Cebu. And then, sa kaluoy sa Diyos, even walay kwarta, nagtabo ang usaka event and window na nahimong successful. So, kaya sir, magdugangan pag-inan sir. Thank you. Alita ni Consul James, dulay ko ata na. James, ganyan. Hello, good morning. Ako po ko tala sir, with regards to siya sa substitution ni Carono. So, nagawas man na the Law Department of Comelec has filed a nuisance suit against this no. So, what if before December 10, the Law Department of Comelec will rule that Delio is a nuisance candidate. So, what are there any remedies, legal remedies, na i-consider ang PDP-Laban? In case that will happen, naay lang ang remedies. PDP-Laban, for Mayor Duterte, might go to the Supreme Court. He will question the decision of the Comelec. In fact, in case a clerical department, Comelec will just recommend it to the Comelec embankment. The Comelec embankment will decide the matter kung nuisance. Pero sa sitwasyon karon, I don't think na mahimo pa na sa Comelec. Kay giunahan naman o withdrawal ni Dinyo. Before he received the summons from the Comelec, requiring him to answer, no, and defend that he is not a nuisance candidate, he already withdrew. No? Nag-withdraw na siya. And then, pag ang pagsasayang certificate of withdrawal, klaro kayo dito ng iyang butang na ang mag-substitute sa iya ha, si Mayor Rudy Duterte. So, unsa pa man ang i-declare nila ng nuisance nga nag-withdraw naman. Diba? Wala na. Oo. Now, na ay ginatawag ang ubang mga legal experts ingon sa site nga for example, kay Makalintal, iyang sulti, dili ko no pwede mag-substitute kay defective ko no tong COC nga gifile ni Dinyo. Because, tinuod lang ito, no? Nga ang nabutang nito is ang posisyon Pasay City Mayor. Tinuod yun na. But let us not look into the letters that killed. Diba? Let us look into the spirit that gives life. What is really the intent of Dinyo? The intent is to file his COC for President of the Republic of the Philippines. Nga naman, daghang indications. First, he used the form of COC for President. Diba? For us, it's a minor clerical error.
na dili dapat tan-awon i-focus dito. So he used the form for COC para sa presidente. Second, di-attach ang CONA, itong Certificate of Nomination and Acceptance. Dito sa CONA, klaro kayo nga ginominate siya sa PDP-Laban for the position of president and he accepted it. And then, third, gi-file niya dito sa COMELEC head office. Kaya kung ang iyang intention, no, mag-file of mayor sa Pasay City, dito sa COMELEC office sa Pasay City. And then fourth, the COMELEC itself acknowledges the fact that Dinyo filed the COC for presidency when they issued the summons for Dinyo to answer na dili siya i-declare as nuisance candidate for presidency. So, unsa ang pamanto, di ba? Ang intention lang, and even the outward action of the COMELEC, nagipakita nila, pawion di ay nila to, just to focus on the minor clerical error. I think, hindi pwede, no? So, on the legal point of view, kung mag-desisyon lang yun ang COMELEC impact, we will really run to the Supreme Court and seek redress. And I think the Filipino people will not only wait for the resolution of the Supreme Court, I think the people will go to the streets. No? The people will really go to the streets and make noises, no? Demonstrations, rallies, kada. And what will happen? Diba? Murang isuppressed because of the minor clerical error. Ganong mahadlok man sila? Kung tanaw nila nga hindi man muda out sa Mayor Duterte, allow him to run and let the people decide. Diba? Okay, maraming. Sa Repulsor Star, front page, senior is not giving way to Duterte. In the first place, alang sa siya sa pagkailan, kinsa si Senyere sa PDP-Laban. O niya, doon ang kung sa may resulta in implication ini, siyang statement, kaya din siya makakagod kayo ni Duterte. Si Senyere, dili siya membro sa PDP-Laban, sir. Ah, dili? Dili siya. He is a member of a party list, katong OFW party list. No? And what I know, he is from Butuan, so he is also a Mindanaon about it. So kana. So, but definitely, Semeres is not a member of PDP-Laban. And we welcome his statement that he is not giving up on Duterte. No? Well, we are in a democratic country and we are not forcing people to support Duterte. Ano yung nata ni Nonoy B? Nonoy Malcon, sa riba si Nobi o si Dr. B? Nonoy. Tukin, may buntag. May buntag, sir. Kasi may sa may problema. May ibok si Jerry yun. May problema po sa may mga kandidato sa usok-usok kadamit sa pinding. Ah, kana. Kung saan may papil sa mga pimentil kay Minister Philippines, sinini mo yung mga pimentil. Yes, yes. Yes, sir. I'll answer the second question first. No? Kung saan papil ni sa mga nene, ni okay. Senator Nene Pimentel. Kira siya din siya. Actually, si Nene Pimentel is the founding chairman of PDP-Laban. PDP-Laban, PDP first, no? Na party sa Mindanao. Yeah, ano siya dito, chairman na siya. And then, as of now, the president of PDP-Laban is Senator Coco Pimentel. So, sa ilang role, si Nene continues to give guidance to the party on the trust. No? Kanang iyang inbantayan lang na dili manihis ng landas ang partido, especially on the five principles na gustong ipatuman sa PDP-Laban. And ang usa sa lima nga prinsipyo, mao na ang federalism.
So, si Nene yun, pirmi niya dinasulti, ayaw ninyo kalimpi ang principles sa federalism kahit na ang pinaka-importante para sa atua. Kung gusto na itong mag-back-off yun ang Pilipinas, no? Ato pinag-ibandera ang PDP, ang federalism. Kay para namo, or sa uban na rin, kay pareho kay Professor Rocco na advocate ng Pilipinas federalism, federalism is the answer, maybe not all problems of the Philippines, but it answers the structural change, ang necessary structural change para sa Pilipinas, no? Magbago ang atong politikanhon o ang ekonomikong sitwasyon rin sa Pilipinas kung naanatay sistema sa gobyerno ng federalism. So, sir, si Manny Pimentel, mauna ang among taga-puhit, no? Tagahatag o giya na dili may malihis sa daang matuwid. Oh, kay dili naman siya active, sir. No? So, presidente ka ron si Coco Pimentel, and then ang chairman namo si former Governor Sueno, Mike Sueno of South Cotabato. No? Ang among Secretary General, si Atty. Jane Mamunjong, who is a former Undersecretary of DOTC. No? And first question, kung naa ba may kandidato sa suok-suok, dapat. Actually, sir, ang bias sa PDP-Laban is not really on fielding candidates. Ang among bias yun is organizing the basic sector. Okay na mo na wala may kandidato. Basta importante ang basic sector ma-organize na mo. That's why it explains na dili tanang lugar na ay kandidato ang PDP-Laban. Kay we believe in the saying that quality matters most. No? Daghan man ka, pero dili quality. So that's why very choosy. No, ipili yun na mo ang among mga kandidato, no, sa karong 2016. Dito sa Cebu, we have candidates in Lapu-Lapu City, no, led by Engineer Rolando Patilinho. Sa Cordoba, we have board member Arlie Sitoy, na I think he's also one of our guests, no, there. And naapod sa Tuburan, sir, naapod sa Balamban, and then there is a first district naapod. Pero dili yun na mga per municipality. So, that's the reality, sir, na we have to contend with, na dili yun may patakta field of kandidato. Okay, salamat. Sige, Ari. Lodi, pumunta na. Pagunta sa Oxygen James Bomba. May buntag. Buntag sa tanan. Sir, mautan na ako, sir, ba? Diba, first mo to, katong pagkaingon ninyo nga, mura na si Duterte, no? O, diba, nag-gather mo to dali sa Cebu, way back atong sa UK. Why it so happen nga wala na? What's my reason ni Yes. Ang organizers nila sa Cebu, ang mga Duterte DDS, die-hard supporters, di wala yun nag-give up. Kaya di ba, wa naman nag-file o si Jose si Mayor sa deadline October 16. Diba? Unfortunately ako, na-down ko. Even na I was hospitalized. Diba? Not because siguro saan, pero contributing factor na po ito, siguro. Then, pero without my knowledge, ang mga youth
ang mga FB group nag-meeting dito sa among headquarters o nag-decide nga maghimo o usa ka event nga ilang ipangalan gani last call for federalism, right? Ultimatum na nato kay Mayor Duterte nga kung di pa sa mudagan, mubuhit na ta. O, kala, last call. Ang first date is November 8. Ang venue is Plaza Independencia. Wala to ngayon, ngayon ma'am, sa plaza, kay hindi man i-allow sa city government na magamit niya diha kung daghang kay tao, kay I really do not know the reason. No? Kanang November 8, kabalo kayo si Mayor Duterte. Kay kining mga youth group na mo, nagpadala o usa ka representative dito sa Davao in the name of Mr. Paul Melendez. Naka-istorya niya giyon si Mayor Duterte o nagtando si Mayor Duterte nga yes, I am coming sa November 8. Apan, I was in the hospital then. Apan, ginaimo na ako nila, ayaw ko pataka o organize o rally kay Dili Baya Lalim. Diba? Dili Baya Lalim. Imagine, ang efforts kapag organize o ang pondo. Wala yun. Wala yun pondo. Zero balance. Wala yun pertama. So, I suggested to the group na himuon na ito na o November 22. So, November 8, isulti si Mayor nga he is coming. But the group here is not ready. So, it was decided by the group na himuon November 22. Then, ang usap po ka factor na wala po na yun because of the kining venue. Kaya wala naman. Nangita may bago, naka-adto may OCTO. So, dili man ba sa basta po na magbago o venue. So, November 22 na. So, na ay conflict of schedule si Mayor Duterte. Kaya balo namin. Pero, ang iyang una pa nga resulte, please postpone the event. Kay mo anha yun ko, mo attend yun ko, gusto na ako. Pero later on, after an hour, we were instructed, proceed na lang. Proceed na lang. So, we were given the impression na he might be coming or he might not be coming. Ana. Now, unexpectedly, wala yun may kabalo ma'am, sir, nga on November 21 di ay, mo-declare na siya. So, na-complicate. Tong 22, dito sa Manila, iingnan na yun, personally ako, nga, dako na ang chance na dili yun maka-aray si Mayor because of his declaration last night. Kay nakipagkita ko na siya kay Senator Coco Pimentel and other officials of PDP-Laban to press out ang preparations para sa iyang filing of COC. In fact, I was in Manila last Tuesday because we held an emergency meeting sa PDP-Laban o katong movement, no? Movement for Rudy Roa Duterte, MRRD, National Executive Coordinating Committee. So, ang among istorya dito kung kanusa mag-file si Mayor Duterte, asa o unsay oras. Una. There will be another meeting on Saturday dito sa Manila para trust out na. And maybe information will be given to us, member ng MRRT. Kauban si Pro-Proco na sa MRRT. No? Matagaan ni kung kanusa agad. And there will be a big gathering in Luneta, hopefully. There will be a signing of the CONA and then the COC. And then after that, people will march. Pero plano pa lang na, sir, ha? premature pa na siguro. Plano pa lang na nga ipangyalay sa Saturday. So, mauto ma'am ang rason. Ganong wag yun si Mayor Duterte. Pero where we are
we were very happy in spite na iyang absence kay naa may siya declaration ang November 22 hindi diyan ni event para panawagan ni hapon nga run Duterte run pero kay giunahan naman so celebration na lang to okay nalipay ta nga iyang gidungog ang singgit sa katawhan sa pagdagan niya. Next. Ah, okay. Sir Ed Espina. Thank you. Dorme. Is it official na Vice Presidential Candidate ni Mayor Dugong si Alan Peter? Now, kung siya na yun, that will create an atmosphere of conflict and giving nationalista MP pa rin yun. Kaitano. He needs the protection and approval of the MP. Hindi ka ng Bongo, hindi ka ng Celianes. Ano pa na pagpapagpapag? Will Alan post the candidacy of Duterte or will he pull down the candidacy of Duterte? As to the official declaration, I just heard it over the radio and seen it sa television and nabasa sa diaryo, no, sa newspaper nga si Pedro Cartico nag-declare nga si Senator Alan Vita Cayetano ang iyang katandem. Oo na. Ako na itong nabasa sa newspaper, sa social media na ako, no, sa radio, balita na po na ano po sa television, awas. Pero sa amo sa PDP-Laban, wala ni sir official standing, wala pa ni official position regarding that. Sa ako lang sir, para na ako, kung kinsa man ang itubo'y ni Mayor Duterte ngayang katandem, mano ang atong suportahan kay suportado man din ako si Mayor Duterte sa iyang tanang kalihukan. And political reality tells us na disturbed. But personally, I believe in the sense ba na napay redeeming act na may mahitabo sa Pilipino. Nga especially kining sa pagdagan ni Mayor Duterte nga ang mga tao dili na makita o kwarta. Kay karon pa lang sir no naibungyo ko nga sa internet sa akong cellphone mapuno kay daghang mag-volunteer. Tapos ako ginang gipangutana unsa man ang pag-volunteer? Sir mag-volunteer tapos mag-donate pa mi. No? So kung nagtuo ko karon nga lahi ni kung hisgutan si Mayor Duterte, ang tao daily mangita o kwarta. Ang tao pagani ang mo hatag. So kata sir, tingali. Ano na na? Ako? Yes, oo. So, giya, ang siguro niya ako ay really believe in God's kanang providence. Diba nang gimahal man yun sa Diyos sa Pilipinas. In fact, diri ang next year diri itong Eucharistic celebration. No? So, gimahal niya yun ang Pilipinas. Dili niya pasagdan ang Pilipinas na maadto sa kanang kalisod. Nakasunod na si Winsilin. To be followed by Engineer Ed Patigay. Okay, Tatsero. Ano rin may buntag? Ano rin, Tatsero. Piliin akong controversial issue kung si Duterte lansat para Duterte o Duterte. Ang tagang ibaw na gagal siya kanya ang iyang niwawang nagkakagi-unga ang iyang timokon ng sistema sa pag-gubirto sa Pilipinas o pinarisip. May problema. Ganun lang na sa darat sa mga tao, ako tayo, pag-uma
sa slogan ni Duterte, sama rin ang mga crime-free ang Pilipinas. O money off, drug-free ang Pilipinas. Insurgency-free, corruption-free, poverty-free ang Pilipinas. Kung sama rin ang paghatak ng scientific explanation ng ato niya. Kada pamilya, atakawa na ninyo, ayaw-ayaw. Pasatun ko kami ang tao na kung sama rin ang palantan sa kanilang issue party sa legal grounds. Kung ganun yun, patay na yun. Kung ragin ko yung scientific explanation, kung sa mga at tatagayin na itong gustong tubag na sa atin. Sige sir, nagkang salamat. Dito ng question kay balik-balik ng yun na, no? Kung sa muna yung buhay ba na kinakiin ni Pangsulti ka o nagtapog yun sa Pilipinas, hindi naman siguro ang analysis kung sa iya mo sa Davao City. Diba? So, ang Davao City lang itong tanawon kung sa iya mo dito para makita po na 7th safest city in the world ang Davao City from being the killing fields, diba? Of the Philippines. I was born in Davao City, sir, in 1967 and I grew up there. O nakita rin ako, sir, kung sa itong ginatawag na pagpatay perme na ayon sa kapariyo dito na agdaw na gipangandan nga ni karagdaw na mura masuko ang hilat ang Diyos maghilat sa usang adlak kung walay patay. Diba? So, killing fields ginatawag sa ito. Pero daw nga, karoon na lang, nahimo nga 7th safest city in the world. Kung sa'yo yung ihimo. So, kanan lang sir, no? Una-una, sa Davao City, na ay ginatawag nga itong disiplina sa katawahan. Nga i-impose ni Mayor Duterte. O, wala na ipapor-papor. Relative man ta, or amigo man ta, basta naglapas ka o balaot, you have to be accountable and responsible sa imong ihimo. Ang mga ordinansya, gi-atuman yun. To the letters yun. Walay exemption. No? Kanang anti-smoking, sir. Na naman tayo balaod nga anti-smoking. Tanang sudad. Tanang sudad. Pero ang question is ang implementation, eh. Sa Davao City, gi-implement yun. Even dakong tao, gipangdakop o gipangpriso kung hindi makahatag o penalty. Remember, kamo sir sa media, kay Balumang yun, no? Si Santos, former Davao Mayor, Santos, DLG Secretary, nagsigerilyo sa Davao City, kung sa'yo kita po ang ginahimo, gidakop, gipriso. So, imagine, kung di rin nasa Cebu siguro, diba? Ay sir, DILG Secretary, okay lang. No? Pero ang Davao City yun, ipatumag yun na. Katong ban sa firecrackers, wag yun. Pero daghang sulti, sir, kung si Mayor Duterte na diyan, wala na tayo firecrackers, wala yun. Pero I think there will be fireworks. Okay. Ang sana ilikayan sa firecrackers, kanang mapiktuhan yun ka ba, di ba? Ang aso pa lang o kanang mga casualties or mga injuries mo hita po. Gipatuman kita dito sa Davao City. As matter of fact, as matter of fact, last January, nag-drive po dito sa Kenan sa akong buwan, akong pare. Nga dito na ko, nipagroso na itong kadang kahoy, bitaw na ito, o kung huwag nagkatang dito, sus, nabalitin yung puslin. Yung siya, sir, 41 na yung buwan, 30 tayong alaw dito. O ati ko, pangyo, ang sakuloy ko, mortagin ko. So that is the best kanang balawad nga di maamtan yun. At yun sa ito, kanang sigarilyo, ang sakasa. So kanina siya, ang among, kung... Mortagin ko?
track record proven sa Davao City. Ang pagkatungan sa balaod na itabo sa Davao City, si Mayor Duterte na ay usap ka prinsipyo kung sayog yun ka, sayog yun. Ang droga sir sa Davao City, di yun magdugay. Kay malibawaan ka rin ka, tagaan lang ka warning na ay just to clear all the misinformations, no? Kay na ako'y mga nadungog, na ang Davao City ko no, is dili ko no ka basta-basta kagawas ay mong balay. Kay ang nightlife ko no, wala na, no? O ganang perbi patay na lang daw dito kung nawala ko no yung due process. No, mawala ang sulti sa uban. I am also a human rights lawyer way back sa Cotabato City. Pero I would say na dili ba una ang sistema sa Davao City. There is this warning system in Davao City na ay radio and television program si Mayor Duterte. O iyan din ang sulpihon ang pangalan. No? Ikaw, for example, ikaw, Juan, nahibawaan na nako na drug lord ka. O iya ko ng sultihon. Drug lord ka. Karon pagbato o pag-usap sa imong negosyo. Kay kung dili ka mo usap, na, yun na itabunin mo. Wala yun ang sultihon. On-air. Sa among legal mga abogado, that is not libel. Nga naman, you are only stating facts. At tinuod din na ikaw drug lord ka. Dili man basta-basta. Mayor Duterte is a lawyer and a former prosecutor. So he knows his law. Diba? So, pag magsulti na niya, di siya mahadlok o driver. Kaya tinuod na may mga investigation, na may diba? May information na... At least na i-warning. Na i-warning. Then after that, na ay butok-tok yun sa iyong balay. Istoryahon ang parents kung ang anak ang nagabaligya. Warning na pagbag-o. Kung dili ka mo gusto mabag-o, hawa o Davao City. Third time na aba. Pero kung wapag yun ka sa third time, I do not know. The police will do the action. Of course, it's not Mayor Duterte man. Sa mga raid, wapag gauban-uban si Mayor Duterte. Ang mga policeman. Of course, if you will have a shootout with the police, siyempre, ang polis yun, puprotekta po siya iyan o galingon. Alam na, magpahigo lang ang polis, di tirumon na. No? So, naikasulti na, namatay, napot, kaya nga madapan na din ipaksyon. Kay, mag-surrender na. No, na sa Davao City. No? Nga, ang sa, tinatawag na ito na crime-free o drug-free. Ako lang yung ano, balikan itong sulti sa mga kabataan ba nga, ay pag si Duterte ni Eser ang mga daog, wala na yung nightlife. Dili man na tinuod. Kay ang inuman sa Davao City until 12 midnight man. Para sa akong tanaw, alauna, alas nun, alas, dili na ba nightlife? No? Morning or dawn life na na? Morning life na na. Morning life, di ba? Na ay nightlife, pero dili magpasubra. Kakantod alas 12 rebyon ang inuman. No? Okay. Kana tinuray ba na kanang iwarningan? Isakal din ito ba yung itok-tok? Ingon nga, ikaw drug addict mo ka, huwag ka kay Bao, iwarningan na kang mayor bigong sa TV. Masa man? Siya huwag magod may TV. So, why TV is good na nasa? Segment knowledge, siya Mike, MC Ador, lain nga komentarista. Eh, patikin, mga sunod, mga tanah. Palitan ng TV. Palitan TV. Mayong. Good morning. Ang doktor ni. Kung dinerikar ba titi ti ka dapo akira tanaw ko. At ang si Duterte, wala ko ito. Di ako ni si Tanaw na tanaw. Ito mo siya, dapo ko na. Dapo siya sa tanaw. Liti. Ah, liti ka. Liti ka. Ang tao sumasyo. Kaya naman, kung ano yung isa ko, na ako na ako din, 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 ako
Dinisin natin ang Pilipinas, pwede rin lang sabi. Wala na. At ang mga kinisili ko, kasi pagkulasin ko na mga Milagroa, wala ko ito yung Milagroa. Ang tanong ako, sa lakan niya mga Black Prey, Zuni Jibri, kasi ba kung magdaw niyo niya, kama naman ako niya. Jadi pada bagian ni Atty Noel Felongco, aku lah yang nalin saya berhidangan sa dugan atau kawanan ikan sa DYRF o bausan saya hepe sa Behavioral Sciences Department sa Cindy Soto Memorial Medical Center si Dr. Rene Obra. So Rene, o lain komiterista atau kawanan ikan sa DYCM si Zach Aragon. Okay, sige Rene, ito yung ito ba? May tungkol niya ito. Sa among pag-meeting-meeting kay Mayor Duterte, nana siya yung mga bisulte. Hindi niya, kung magaw, kung ako ang presidente, ang una niyang executive order, mao para sa mga workers, sa mga kanang gadawat o sa gabi. No? 25,000 pesos and below, walay income tax. Tax-free. Tax-free. Dili na kuhaan o buwis. Karoon kay minimum wage naman ang walay buwis. So, kung maglampas ka o minimum wage, nanag yun kay income tax diha. O, nakita man po na ni Mayor Duterte nga ang atong minimum wage is not the living wage. No? So, kung mulampas na ko, gamay pa kayong ligas, naala kay pila, withholding. No? Immediately, ididak yun na sa iyong sweldo. Kapo kaya, kung atong tanawan, ang income tax, no, is equivalent to 2 months salary na to. Para na sa gobyerno. So, 10 months lang na to, ang 2 months para sa iyaha sa gobyerno. So kung ganyan yung sulti, saan mo? First executive order ko na niya is the tax exemption of worker salary na nagagawa ng 25,000 pesos and below. Second is ang pagpatawag o constitutional convention para sa pagbato sa atong konstitusyon. From unitary form to federalism. Wala. So, we expect na naag yun kon-kon. So, na himuon niya yun na sa early, sa first year sa iyang pagka-presidente. Diba? So, kaya na lang na makita na nimo na sincere yun si Mayor Duterte sa iyang ibang saan na to. Dili, sa Davao, he is known to be a person na pag nagsulti, iya pinanimuon. Dili yun na siya nag-binudbot para makabuto lang ang tao. Okay? At yun, napaganin na yung story-story ng Davao na he will campaign for his opponent. Diba? O, nagagawas na karon. Iya sulti nga eh. Kung gusto ninyo, American president, vote for Pope. If you want kanang person with integrity, vote for Binay. Competent. No? Competent, vote for Rojas. Kung competent and naabay integrity, vote for Defensor. Ako, inumdumi na lang ko sa last week sa Butuhan. Ano yung sulti? So, nagagawas ang iyang style dito Davao nga. Wa siya ka mga butuhan yung po, butuhan. Iya kay campaign ang iyang mga kontrak. Kana? Siya naman kayo. So, muna sir, no, na naanay iyang plan mo yun. Sa farmers, iya sulti, ang irrigation dapat wala na ibayad. O ang agriculture ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Kay agricultural country mangyuta. No? Kung magdepende na dapat na tao pagkaon sa luwas, what will happen to the Philippines kung pili tatagaan o pagkaon sa laing aso? So, his main
prosecute is pagbalik sa atong agrikultura. Mana? O daghan pa, sir. Okay. Sunod mo na si Papari Gonza, pagkasunda ni Mike Aton. Good morning, are you expecting and preparing ba mo sa especially during campaign period na wala sa mga human rights advocates against ni Mayor Duterte, as we all know sa Katuliyahan Bill Squad sa Dabaw, Bunana. So, sa inyo ang preparation about ni Atty. Kasi ni ilang nautod ang mga ni Mayor Duterte during campaign period. Human rights issue. Yes. Actually, nagsugod naman na. Nagsugod na yun ang kanang extrajudicial killing. Actually, dili yun siya human rights ang issue. Kaya kung tanaw na to ang human rights issue, kanang pagpatay man sa mga political activists. Diba? Pagpatay sa mga kontra sa gobyerno. No? Kontra kay Mayor Duterte. Pagpatay sa vocal o no? Mga critics sa gobyerno. Pagpatay sa media. No? Members of the media. Sa Davao City, wala man na. Wala man na yung itabo. No? Na wala yung ipapat, wala yung namatay dito because ano siya? Kanang i-attribute niyo ba nga NPA siya or MLF or MILF or ano, kanang, di ba? Wala pang ina ang mga aktivista. Wala naman at namatay niya sa Davao City. Wala po namatay na members of the media nga i-attribute kay Mayor Duterte. Di ba? Wala man. So, unsa man ang gihisgutan niya, katong mga panggimang patay ng mga drug lords, mga drug addicts, mga rapists, mga criminals. Wala. So, ang pumutana lang yun na, sila na human rights. Of course, kay tao man sila. Pero gilapas man nila ang human rights po sa peaceful na tao. For example, ikaw, girape ni mo ang babae nga naglakaw-lakaw lang niya, imo girape. Kinsa'y nakalapas ang human rights? Katong babae o katong rapist? Kinsa'y nag-una o lapas ang human rights? Si Mayor Duterte? Katong rapist? No? So, we are ready for that. And I think Mayor Duterte is ready for that. Kanang ano. Then, ako lang sir, ako na, kay, kanang, sulti kay, murag semi-Marcelo sa Davao. Adili, dili Marcelo ang Davao. Ang it so happen lang yun nga, gitagaan ni Mayor Duterte o opportunity ang mga tao na madisiplina ang mga tao. So, karon discipline is already labay o basura. No? Pagsigirilyo, grabe na ang disiplina ganyan sa Davao City. Ano ba? Diba? So, napag-upang ganyan sulti, sir. Bawal ang long hair. Ako'y amigo na rin sa Cebu. Nang mutahan na ganyan. Siya mo ato kong Davao, pero long hair ko. Dakpun-kuno ko. Kasi nagsulti na rin mo. Wala ba na? Kay ang Davao City ko na, sir, stricto o stricto, pero not because na long hair na. Ano ba? So, daga kayong mga misinformation, sir, about Mayor Duterte, na I hope the media can also correct and help clear all these matters. Thank you so much, sir. Mike, daga ko tala. Mike Aton. Gusto lang po, Atty. Magayos, si mga opinion. Si Dino, na kapayos sa certificate of candidacy as a president sa PDP-Laban. Doon ang ito ang komisyon na tingali sa Senator siya, Homo, reasons that we Dio na rin dito iyang withdraw ang iyang COC. Pag-withdraw, ba na ito nila ito? Imo sa kalintalong sa may ilisan ni Digong Duterte na wala na ito nila ito. Kada, that is a very vital issue. Hindi siya magdoko ng ka-sold yun si Digong. Ay, wala na ito nila ito. Sa may ilisan ni Digong, replacement pa na siya. Sa imo sang opinion, unsa may maayo niya? Yes, sir.
if we really read the COVID guidelines, naman dito ang usaka requirement, withdrawal of the candidate. Oh, withdrawal. Alam dito, no? And then, ang substitution is up to December 10. So, wala pa kanta. So, nag-withdraw, muling nga, pwede mag-substitute until December 10. So, we understand Attorney Makalintalo. We respect him and recognize him as an expert in electoral laws. No? But we also suspect his opinion because he is known to be the lawyer of Senator Pace Po. Disqualification of Chris Munas, newspaper. Para na ko, hindi public service niya ang ino. Kaya mang kumplong ng gobernano, o wala niya sa tanahero, ayaw na sa gobernano. Ano? Hindi, sir. Actually, hindi sa ayaw lang ito, ha, kung mamuna. Pero sa akong pagkasabor, he is not after the disqualification. He is disappointed with the decision. Dahil man itong he is after of the disqualification. Lahi po itong na-disappoint siya sa set decision. Nga naman, atong set decision, nagsulti lang yon nga natural-born citizen si Grace Po. So, buhay ni sa opinion sa tulo ka justices sa Supreme Court. Katong tulo, mga ano ganito? Kanang legal experts ko. No? So, kuhi man kay ang gihimo sa lima ka mga politiko, ang ginagitan na, more on political side man, kay sulti. Kung sa'yo pinabot ito sa 20 million Pilipinos na nagboto kay Grace Po. So, parang ila na-correct ko, no? Na tagalan o remedyo ang problema ni Grace Po. May nga ay 20 milyones na Pilipino na voto niya. In the legal point of view, dili man na, kay wala man na sa konstitusyon. Ano ang ano sa sulti ni Mayor Duterte? He is disappointed with the set decision because it tramples upon the constitution. Murag itapak-tapakan ni mo ang konstitusyon. No? Sir Mike, yun na ba na namagagal? Sir. Yes, ang pag-serve, walay question, sir. No? Una-una, makita ganyan na ito sa itong iyang track record sa Davao City, kung unsa siya pag-serve, pagiging mayor. Now, that is the penultimate, ang ako ganyan na, that is the penultimate reason which triggers, no? Nga naka-decide yun siya to run for president. Katong pagtamas-tamas, pagtapak-tapak sa konstitusyon, nga dili ba, para sa ako as a lawyer, I know Grace Po is a citizen of this country, but she is not a natural-born citizen. No? He is a citizen. She was given citizenship by the government or by the constitution. Lahi man po itong national board, kay hindi man na ihatag ni mo, naanaman yun na ni mo. Muna na ang distinction, sir. And I think the three justices are very clear on that. Kada siyang issue sa national board, parehas na sa next states of America. When Governor then, Governor Arnold Schwarzenegger of California wants to run or wants to buy for the presidency of US. Of the United States of America. He was born in Austria. He lives in a pero ang pinaka days ang puyo niya sa Austriano kaya mother is Austrian.
ang iyang father is American. So, dito siya nagpuyo sa California. So, file siya petition sa Supreme Court sa California. Kailangan ng Supreme Court ng every state. Naman yung Supreme Court ng every state. So, iyang i-question ang iyong kaugalingon ni Governor, then Governor Andrew Sarika, kung pwede ba siya kadagan as President sa United States of America, makabayin ba siya as President? So, itubak siya sa Supreme Court sa United States of America. You can run up to governorship only. Kay ang ibangayo sa Constitution sa United States of America is you must be a natural born American. My father is an American. My both parents are American, but I was born only in Australia because during the time, yung mother nag-served dito sa Austria. So, because dito bak siya na, no, you are not a natural born American. Yeah. Austrian siya. So, yeah. Kay American law tells about kung dito kang ipanganak sa Amerika, automatic yun nga natural born American ka. Kung asa kang ipanganak man, no? Dios sanguinis, ang mga ilang tawag niya. Kung dito kang ipanganak sa Amerika, maski ng both parents ni mo, Pilipino, automatic nga American citizen yun ka. Pero in spite nga ang imong parents, both American, pero diri ka sa Pilipinas, ipanganak, no? Oo. Pero ano gihapon, no? Na-question gihapon na. Kay ato man is, kung sa Filipino point of view, Philippine law is concerned, American ka. Kay diri ka ipanganak, pero ang imong parents, Amerikano. Pero sa American law is, dili ka American unless you apply for it. Mana ano, kung asa ka ipanganak. Na-ayon siguro na. Pero pag, ako di ko kumatabak ko. Sabi na, pwede ko, why mo matabak ko dito? Kaya di ba, why daw minum mo? So, talking about inom, kaya katang nag-meeting sa mong layos, nahubad na mga last days, yung unik ko sa mga robot, yung kung sa mga tabay nga, sa'yo ko man katulog. Mag-inom-inom na, tatatatatat, na may karamki ba sa bar. Tato may, tuwi na. Pagkalas doon siya yun, higyan may sa winter, sir, kanang order na lang mo sa itong nagandagan, kay as to say ko lang among order ko lang, yung order ang to say. Kunya, di may kahulutan ni Aring Kalas to say, tsaka pwede na mo, kita ka po tingnan nila ang kami ba, ang mga behave ng mga tao, hindi na mo mag-inom-inom lang dapat as to say. Mga basa kaya, order na mo, alas to say, yun. Hindi na kasi lang mo, dapat si order mo, lampas as to say. So yung nata ko ma-observe sa Dabao Hapsay, kayo, kung puli ang sipong maripariyaga na, ako, being a medical doctor, kwanan ko nga yung specialty psychiatry, no? As a psychiatrist, di ba kung 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 problema sa kanya leksyon? Pag nalagay na mag ni Andy Bernatan sa iyang TV program, ako malikon. Tapong pagdikong-dikong dos Madera, 1.7 million Filipinos are believed to be marijuana users. And 5 million believed to be Cebu users. And the total number of bed capacity of our drug rehabilitation centers nationwide, both government-owned and non-government-owned, is only a little more than 5,000. So, na yung lagi ko niya, this means to say that 4,995,000 Cebu users nationwide, these are the most likely people who do PT trend almost every day, or every day. Kamu pergi mengatakan kepada salah satu orang polis, cukup masuk sahaja bawa drug problem. Jawa masuk dengan sesuatu. Ingat beri tu si Wayne silik asal tu, ngah dia perlu tu polis ni asal. If we identify, we know these drug lords here in Cebu, why will we not declare war against these people? According to Wayne silik saya artikel yang dibaca, that was the reason without him knowing it. Basically, the reason why he wasn't promoted to the next higher rank for Ronito, he bought the HMC Tihor. This is still part of Region 7. He was never promoted until he retired. Iuna na ang influence sa mga drug lord din sa Cebu. Para sa ako ganyan, ito na, hindi niya ang ginagawa sila tawag ng drug lord.
Grand demons ni Kaitong Lord. Somebody you will respect. Dili niya kayo, respetuhan yung mga tawalas. Ebalot ako kay Kaya Pris Ulico. Ako ba'y nambala ng mga grand research? Kasi nangara, diya ba'y tausans? Ang atong grand rehab center niya sa Arngaw Sam. Ang director ng Dr. Di Baron, kao ba'y training sa grand rehab sa New York? Kasi siya, ito ba'y kaniklog, panasa, pan-directing government. Eh, sa parts, ang lista sa atong waiting list, matanghang na sa kulot. Eh, wala nang mag-injon sa grand problem sa Cebu. So hopefully, kung President ni si Dr. Duterte, ah Dr. Atty Noel Felongco, na masulban din, no? One thing, paspasun na ako, hindi ka pagpasun din. Baka po'y pagka-regionalistic mentality. Tugay ko sa kanila. Pero, naman yung Tagalog, kung ano yung mga pag-migrant, may yun na, tarong Tagalog. Ito, sorry, I can't understand Tagalog. So kung gawin niya siya, ito ko pagtalaga, hindi ko marunong sa Dr. Obrad ng Tagalog. Paniwala niya, matagal niya sa Manila. Well, why niya yung say that? Kung ano yung kasa si Bong, na nagpulong ako si Buano. Kaya kami dito ang atong Manila, kung ito ang speak Tagalog. So, bulbito na siya, no? Oo. Eh, wala na ako, listen, ako kami na mag-Tagalog, dito na ko rin to tinon. You speak in English, I cannot understand Tagalog. Wala siya, no? Another thing is, kaya regionalistic lang yung tumutok. Pag-ingon nga si Duterte sa presidential polls, hindi ko more chance rin na ito na kay knowing nga dito ko rin siya na tao sa mga Asin City. Ako dito ko matao sa Sugun sa reality. So, pisagwa niya sa kailan ko, never ko nakakita ni Duterte in person. Kaya ka sa TV, sa paper, ewan ka na siya ka. Pero taga sa reality ko, kung mahita po nga may presidente si Duterte, being from the Southern Lady province, proud kayo. Yeah. Sorry, sir. Okay, sorry pala ito ako ni Atty. Inuray na na kung katong gisgutan ni Dr. Reneva na hangtod las dosi lang ang inom dito niya, tinanlan. As dosi lang ang order. Order, oh. Pero i-classify sa nila ang mga tao na mag-gubian las dosi. Tataw nila ng mga lions yung bigod. Sabihin, may mga lions. Pareto yun ni Dr. Obrang na taga Southern Lake Table. Eh, sa matter side na ko, eh, sa makrohon na Southern Lake Table. Mayimong na Presidente si Mayor Duterte, we are very proud. No, na taga Southern Lake Table. Dunja. Ninja ay patay ninja. Dunay, pumunta na si Sam Aragon. Wala na? Si Sunny, yun na yung kota na saan? Okay, so last question, Dr. Rocco. Okay, so dili yung question na ako ko nila eh. Puno na isa, kaya na-turn ito lang ko na kidding na drug-free, data insurgency-free ba? Or I'm shoot-free. Na hiskot ko ni Mayor Duterte tungkol kay iyan gusto ko sa binarisip. Kung federalism kami, that will answer all these questions. Kailing data na. So, kaya na, nakita na ko si Mayor Duterte sa Ekadikan, niyang papat, nasama mo na siya, niyang mama ko na balitin. Dito na siya nagtako sa Manila, pag-iskoy na niya, no. Pagkauma na dito sa Manila, di mo din siya sa Davao, kaya ang amahan, nahimo ang gobernur, niya hantos nahimo kung siya niya. Tao na sa Cebu. But actually, what has said mo kalikol sa Cebu? Ang akong punto din eh, what ko ngayon nga, I am not really for Duterte, pero tungkol kay siya may nagdaan sa federalism na punto sa kwan ba, iya ang sistema. And that federalism actually will answer all the questions in our country today. So, I am go for Duterte. Yung nanaan na siya kasi kukol na ako. Because I am the advocates of federalism. In fact, I am the vice president of this association, this group.
now that we have a meeting this afternoon with regards to this what for bookings. So for this, I nalipay sa kong pag-invite na ko ni Atty Noel Felongco to attend this meeting, this forum, yung sumot ko si Atty. Doon na rin, ganun po sa pota na ni Kanimay. May nag-opin niya ni Atty. Mayroon ba din paagi ni Duterte, no? Mga poser, mga user, mga drug lord, pa, yun ang dayon. O pala yan ganyan. Para na po, no? Hindi mo na tawa na yun. Yes, probably, balik. Doon na ang tayo paagi ni Duterte. Kaya tinoon, ang pato ng user, ang poser, niya imo tong anak, imong iksuon, imong amahan, muhila ka, oy! Dili ni mao ang buwan sa sistema. Kaya rin ang malik yung lute. Nagdili yung yuta. Ang titulo, ipakaon. Ipakaon ang STV, ipakaon diyan sa may gawin. Pero, ipakunta na sa laglag bala. STV, ha? O ano mong gagawin mo dyan sa laglag bala sa ating nahiya? Sa kung ako yung presidente, yung bala niya, ipakain ko yan sa nila. Mayo ba na ako? Sir, I respect your opinion. You are entitled to your opinion. Pero we have to know the context kung gaano man nasulti ni Mayor Duterte, no? Una-una, katong sulti nga ang mga drug demons or mga drug addicts, pamatyon na lang. Actually, sir, with your respect, hindi ginatinood, no? Sa Davao. Because, as I explained earlier, na ay mga gitawag sir na warning systems sa Davao nga gipatuman gyud na ni Mayor Duterte sa iyang part sa iyang governance sa Davao, no, katong sa iyang radio program o television program sir, dito gyud na iya isulti pangalan gyud. Ikaw, for example, identify gyud ka na kanang drug demon sir, iya gyud isultihon, no? Ikaw kana tapos ang mensahe lang gyud sir is magbago o pwede magbago, no? Tama na, magbago ka o kung dili gyud mo dili gusto nimo magbago, better leave Davao City, no? Dili basta-basta na lang paktyon tapos after sa iyang notice sa iyang video television na ay manutok ginadiyan sa imong balay sir, hangtod ikatulo kung wa pa gyud, I think ang polis ang mo rate na gyud sa imong balay. Kung makipag shoot out ka sa polis, of course ang mga polis sa shooter patay gyud ka, no? Pero dili man tanan patay kay naay mo surrender, pusasan pailan og kaso sa korte, sir. So dili na magani na ang mga misinformation na ipa ihatag sa mga tao sa mga kontra ni Mayor Duterte, kay ang inasulti, ah, pag drug lords ka o drug user, patay na yun. Hindi man na, no? And then, ikatulo, sir, katong titulo na ipakaon, pili lang to, sir, simpleng namiligya o yuta. Daghan kayo residente sa Davao City, even outside Davao City, nga nailag. And then, ang amount, no, is dako kayo o ang mga nailad, mga simpleng tao, mga farmers, mga teachers, no? Mga, and then, pamatangag yun siya ni Mayor Duterte. Nga naman, gihimo na nimo. Ang iyang sulti pa is, ako man eh, nga naman makialaman ka. No? Na, wala sa kabalo, nga before sa ipatawag ni Mayor Duterte, nag-research na si Mayor Duterte, nga ang iyang titulo niya ay fake. Fake. Kung ako po siguro, mag-natory, mag-sulti pag ako yung explanation na imo nga in the first place, fake. Ako po itong ito kaon, sir. No? Ako po nang ipakaon. No? Dili, sir, may ako, sir, ha? Ako. Ngano ba man, kung sa Tagalog pa, mga katuwiran ba, nga, balik-balik man,
Now sayo pag yun. Kundi susuko dili inmate, kundi rin doktor. Kaya nga may mga inmates nga schedule for hearing na pulang big data. Ngayon din ang morning dog, di ba namin magawas, mag-report ko. Pero di ba namin matatag na magawas, dahil sa hospital. Kami na lang yung sir, pwede. O sige, interview na lang ko ba? Ano? Kaya nga lang yung kusunod, jail. Magkita na ko doon, kung may kapigit ang sitwasyon suod sa jail. Ngayon din daw sila na, si Juan, magdala sa Chung Hospital kay na ITV, kanya, millionaire na inmate. Pero, in reality, there are many sick people in central jail na wala siya madal yung central jail ganit because of lack of funding or financial. So, muna, kung saan ba may mahimot ng solusyon, kung muna ako si Digong, kung saan ba yun ka, ikaw magkaya, what would advise sa sanin? Sa ako rin yung justice system na ito, mag-pipin ka kung kayo. Ang magpatuan, 6 years na, wala pang yakon. First of all, I'd like to refute, sir. I'm not one of the advisors of Mayor Duterte. Okay. I'm a volunteer organizer of the movement for Rudy Duterte. Wala kikoy role na mag-advise-advise niya. Now, as a lawyer, sir, tinulog ito yung mga sulti rin na ako, na-disperado, na-disappointed ko sa atong justice system. Kaya, naamang yun ka ng instances na mo-reset ang korte. Kung saan mo, karoon ha, mo-reset next year, October. Diba? 3 months. Sobrang yun. I think, naagil din dapat imuon na structural change po sa atong judicial system. No? Natanawon sa atong Supreme Court, kung saan eh, nagpasalamat na po ko sa civil case karoon, nga may mga improvement. For example, collection of some money, 100,000 below, dito na nga sa, ano sir, ginatawag na small claims, nga dali na lang. Before, ang utang sa imuha is 20,000, it will take 5 years for you to get the money back. Oo. Karon, at least na ay gabay na improvement, na ay ginatawag na dali na paspas na proseso kana sa small claims. Tapos na po itong improvement po na during the direct examination, di ba? Sa una, question and answer yun na dugay kayo ang abogado mo question sa testigo. Tapos mo answer ang testigo. So, just for the presentation of a witness during direct examination, it will take how many settings? 4 or 3, the least. Tapos, siyempre, ang hearing pag yun, i-reset 3 months after. So, dugay kayo. Na-improvement ka ron, ginatawag na mo nga ang pag-present sa mga testigo kanang judicial affidavit. No, dali na lang, kay few questions na lang, ang insulte sa prosecutor or sa kanang trial lawyer for the prosecution, and then cross-examination na dayon. So, nakat ni mo ang time element pa. Muna. Pero, much to be desired pag yun, sir. No? Kay, karun na ay mga korte nga giaprubahan na sa Supreme Court, pero wala pa nag-operate. So, for example, in Agao, no? My wife is from Agao, Ezer, no? And I always appear in Agao. There is only one RTC in Agao, catering kanang sa Sibuna, kanang sa Dalagit, kaya ba? No? Daghan kayo kaso, and it needs another branch of RTC. Pero wala pa. So, much to be desired pag yun, hinanglan pag yun pag-uhon. And I think, under the federal setup, sir, that problem might be resolved. No? Kaya kung mahimo ng federal ang Pilipinas, naaman tayo ginatawag na so, kung sa kaso din eh, hindi na lang nagtutuyo, pinatapak ko ba nila? Ang problema karon mismo ang budget
nga ipadala ang atong himuong korte dinhi hasta kani lang kani wala pa ko wala kay building sa Supreme sa korte kay nakabang lang nila kay wa mo hatag upat din ang Manila ang Supreme Court ang kwarta tanto tanan buhis dinhi hulot kag hapon dito nila wa gibilin kung federal pata ibilin na dinhi tanan mo hatag lang kag 20% Mula'y na problema na ito, nga ka na yung problema no, tinuol gina. If this kind of government, the system government that we have, di kita kasulbad na. Pero kung federal na ito, atong kwarta na ito rin eh, in unaw na ha, atong kwarta sa GDP, gross domestic product, in Region 7, we have 733 billion a year. Kung maaralan mo 10% sa buhis, 73.3 billion a year din hila sa Region 7. So we can have makatukot kita ng mga suko, mga korte and makahire kita o mga judges. Ito na lang siya kasimple na gano'n na. Okay. Anyway, ato na ang koraw, nangiskutan ang salahinan ng forum ang ito sa federalism. So natapos na atong tapok-tapok karon. We'd like to thank Atty Noel Felongco, ang regional chairman sa PDP-Laban. Ato sa Tuno Luis, sa lahi na itong hugna, sa lahi tapok-tapok, hindi niya po. Salamat, huwag sa bayan.